There's definite news footage. It's not made up. How can you say that's made up when you're looking at live reports? To me, Derek Darrell is absolute genius, because what he's done is he's collected together a series of information and he's presenting that information. So this is information, in my opinion, not disinformation. If you watch, do you watch Horas de Peligro? I haven't watched it yet, and I have asked if I can watch it, because I believe as well there's two sides to every story, and I believe you can't criticize something if you don't watch it. And I'll be very happy to watch any movie and form my own opinion. But from what I can say so far, having watched Made in Malacañang over 20 times, I've really fallen in love with that story. It's a very emotional story, and it's something that's very, very close to my heart. I've also had the pleasure of watching it around the UK, around Europe as well. It's an incredible movie. Go and watch it, and go and watch Martyr or Murderer. What part of Martyr or Murderer do you remember? Well, I remember the whole thing, but I can tell you the last 10 minutes of the film is super dramatic. I almost fell over. It's absolute genius, you know. It just hits you, it punches you. And the same thing, if you look at actors, Christine Reyes, you know, she's so emotionally powerful. You can see she's got so much energy in the role, and you can clearly see it's a fine set of actors that have been assembled for this incredible movie. Did you see the 30 seconds, I think it was tough on the scene? Cesar Montano and Cesar Montano as a person, Ferdinand Marcos, and Isko Moreno as a Nino Latino. The last shake hands. Yeah, I watched the whole thing, but because I have to rely on the subtitles, it's something I want to watch again and again. And if you come back to me in 3 months' time when I've watched it all over the UK and all over Europe, I'll understand it more. But certainly, I found it very powerful. Do you recommend it, this video, to watch? 100%. You know, if you don't watch it, you're missing out. You know, I think it's very, very important. It's an important film. And as Derek Darrell says, you should watch it as many times as you can, because if you only watch it once, you know, you're really going to miss out. You need to fully appreciate it by watching it more than once. And I'd encourage people to watch it as much as they can. Whoa, that's weird. There's something. Thank you, sir. Yeah, all right, thanks. Thank you very much. Ayan, so yan po yung ating napakinggan na mga kabinin. Yung po nga interview ng isang partner po na nandito din po kasama namin na nanonood po ng black screening ko ng MOM. Isa po siya, Mr. Conlan. Yan, thank you very much sa mga idol at sa ito. Atin pong napakinggan yung kanyang yung kanya pong mga sinasabi. Yeah, salamat, thank you very much. Ayan, so tapos na po yung ating panonood po ng black screening ko ng MOM dito sa Estancia Mall, mga kapatid. So, tapos na. Palabas na po ang mga kasama natin, mga vloggers, mga nanonood po ng MOM. Ito po yung black screening, mga kabini, mga idol. Yan, thank you. Palabas na po. Nakakaiyak din siya. Maganda. Nabalik na po yung kasaysayan. Yung dating kasaysayan na bago. Sobra. Yan, sumaya. Talaga. Nakakaiyak po. Nandito na tayo sa labas sa mga kabine, yung mga idol. Kaganda po dito sa ano, dito sa Estancia Mall, dito sa Ortigas Cinema. Ayan, dito po yung ano, dito po yung pangalan ng ano nila dito. Ano po kasi ng question mo, sige. Ayan, dito po nga idol. Na nandito natin sa labas ito, mayroon ding mga nagpapa-interview. Ayan po, mga
yung mga kasamahan natin na nanonood, yung kailangan reaction doon po sa movie. Yan actually, di pa nagsasinkin sa akin yung akin pong napanood ngayon. Siyempre, no, una-una, napakaganda ang gagawin ng mga artista, no? Especially si Christine, lalo yung last part, hindi ko na mamalayan na tuloy niya yung iwa po. Last part, ano? Like, ako na naluluha ako doon sa ano eh. Alam mo yung ano yung hinanakit na nilabas na doon sa parang disyerto, yung sa lahat dito. Yung lahat sa kaila pati mga bahay nila inisa-isa na ginigiba, sinisira. Ayan, parang pakiramdam niya wala na silang sariling bansa. Kasi nasaan na yun eh, may mga bigis na yun na sinisira yung bahay nila. Hindi pa kasi meron na yun sa mga bahay nila. Sir Jolay, yun po. Ito po yung may-ari ng Eurotel. Kasama namin din sa Black Screening. Ito nga kami ng mga idol. Tapos na yung Black Screening, ha? Dito na tayo sa labas. Talagang nagkasayahan kami dito ngayon. Ayan. Ayan. Yan si ma'am. Ano po yung ano? Yung reaction? Na-confirm yung alam ko. Grabe. Akala ko nung una, nung bata-bata ako, estudyante, haka-haka lang. Na-confirm lahat. Bitin nga eh, bitin. Ano ngayon po yung anong magiging reaction doon sa yung ibang actually, parang doon gusto lang dudurugin talaga yung actually, Marcos. Matagal na namin alam yun. Ako, lumaki din ako sa kalye. Masama kami sa mga rally na tayo na sa panahon namin. Pero yun, sumasali kami kasi gusto namin yung totoo. Kaya lang ngayon, nakukonfirm na yung alam namin. Na mali pala. Ayan. Mali pala yung pinapaniwalaan namin. Akala namin talaga ay walang hiya ang mga Marcos. Ngayon, talaga na confirm na hindi pala. So, yun yung... Ang tao rin talaga sila. Parang tayo. Ayan. Wala kasi nga nung araw, social media. Tuloy. News at saka yung... Oh, at saka yung media nung araw, parang kalaban. Si kalaban ba? Lopez eh. Yeah. Siyempre, mga Lopez siya. Siyempre, ano nila yan, manipulate. Tingin niyo po kaya yun yung mga dahilan bakit ayaw nila na mapanood ng tao yung itong MOM? Mapapalalaman ng lahat na kasi nung mga dahilan pala ang buhay sa amin noong time na yun. Nabuhay kami sa kasi nung mga dahilan. Kaya ngayon lumalabas yung totoo. Tinalang bata pa ako. Nabot ko pa na lumabas yung katotohanan. At least yung mga anak ko ngayon magiging pasang resipi. Sabi nila, kasi nung alingan daw yung kwento na yung... Ito, palita, buhay na kami nun eh. May isip na ako, college student ako na mag-aaral. Ano po sir, ano yung reaction niyo dun ma'am? Na ano, yung kasi nung alingan na po yung kwento na yan. Ng, ano. Ito? Oo. Yung tiwala ko doon. Kamilya ko, naniniwala ko. Hindi yung panahon nila ang hindi ko mag-aaral. Kasi ito kaya natin matunayan yan. Kasi sa Indonesia ako, mga taga Manila lang naman talaga ang nabiktima ng nakakamoy ng part 3. Oo, nga yun. Kailan ba yung part 3 na yan? Panoorin mo muli ang part 3. Actually, yung MIM, tatlong beses kung pinanood. Ito, ewan ko yung tatlong beses. Ah, doon tayo kasi meron na. Salamat. Thank you. Feeling na gaganap sa part 3 ng MOM, MAM. Mabuhay. Pero hindi ko sasabihin kung sino yon. Kailangan panoorin nyo muna ang MOM. Ayan, sa ito pa mga idol. Ayan, yan po yung kasama natin. Yan po, Kawai Kawai. Kami Kawai sa... Ayan. Oo. Ayan, so liko na tayo dyan. Medyo marami-rami din tara tayo, no?
Kung kailan kaya tayo? Ayan, so dito po, yan, dito napili namin ng maghaponan mga kami ng mga idol dito sa Bote Jew. Sino man yung hindi pa nakapanood yun, manood kayo ng MOM, mga kababayan. Solid, solid yung bayad yung sa pagpanood ng palabas na yun. Kasi yung aral nandun na, hindi ko na kailangan ipaliwanag sa inyo kung makapanood kayo din. Kasi mas maganda kayo mismo. Ang manood. Kayo mismo ang makapanood, mga kababayan, sa MOM. Wala akong ibang masabi kundi yung aral, aral ng palabas ay nandun, maganda. Detalyado simula umpisa hanggang dulo, mga kababayan. Malalaman doon kung sino yung nagsasabi ng totoo, yung mga totoong pangyayari doon sa palabas. Yun lang, mga kababayan. Huwag natin kalimutang panoorin yung MOM, mga kababayan. At yung channel ko pala, Tatak Pinoy TV. Yan. Nangangamoy lang part 3. Panoorin mo pa rin ba? Oo, siyempre idol, panoorin ko talaga. Para nandun kasi yung magandang ano na kung ano yung aral talaga na mapupulot natin sa palabas na yun. Yan, idol, maraming salamat. Salamat, salamat idol. Thank you very much. Yan, maraming salamat idol.